Hello guys, if you've seen the part 1 of this vlog, ito na ang continuation of our Baler, Aurora travel. We plan to stay ng 3 days and 2 nights. Umalis kami ng Manila ng Friday and back to reality by Monday. As of this moment, we just left Ditumabo Mother Falls in San Luis. Dumaan muna kami sa City Hall to pay for environmental fees or tourism pass. I think nasa 100 pesos per person ang binayaran namin. Sorry, di ko na maalala. Wala masyadong ATM na available sa vicinity at that moment. Kaya if ever, I would suggest na mag-withdraw ng cash whenever may madaanan kayo if pupunta kayo dito in the future. And after that, we went straight sa pag-iistayan namin ng 3 days and 2 nights, which is a smart beach house. We rented one room for 4 persons and beachfront siya, which is great para easy access sa dagat. Medyo makulimlim ang panahon pero I would still say it is indeed a great day. Hindi crowded and magandang timing sana to start surfing dahil hindi tirik ang araw, though malilit ang alon that time. This is actually ang gusto kong ambience, tahimik at saktong-sakto sa isang malamig na beer. Kaya naman bago mamalengke, ayan. Mal, what did you get? Let's go! Ano, yung ulan mahal eh. Hindi kita. Tumuloy na nga ang ulan nang mamalengke na kami. Okay pa din dahil di naman kalakasan. At dahil malapit sa dagat, nakakatakam ang fresh na seafood. At ngayon na lang ako ulit nakakita ng talagang malalaking alimango. Alimango? Alimango, sir. Crab talaga. Nasa salinggo ko pa kailangan. Salinggo ko pa niya. Kailangan namin mag-asikaso for dinner. At ang napagkasunduan namin ay sinigang. Unang-una, dahil maulan at malamig, masarap ang may sabaw syempre. Pangalawa, syempre yun ang gusto nila siya. At pangatlo, dapat sundin natin sila siya. Nakakatakam ang tuna, hipon, tilapia na ang lalaki. Nakakagutom tuloy lalo ang maglibot sa palengke. Siguro nagtagal din kami ng mga isang oras sa palengke dahil nakakawili din sa totoo lang. Although di ako masyado marunong magluto, pero ang daming putahe ng luto ang pumapasok sa isip ko. Walang maliit na ito. Si Aljon ang magluluto ng dinner namin, kaya medyo haya-haya ko. Wala kaming masyadong agenda for this night, kundi mag-dinner at magpahinga. Since lahat ay pagod sa biyahe at hiking, and of course, it's also our first day here in Baler. Kaya naman, pagkatapos magluto, dumiretso na ng pahinga sila Aljon dahil pagod din sa pag-drive. At ako naman, nag-relax lang saglit at nagpahinga na rin para maraming malibot kinabukasan. Legit naman at masarap ang sinigang. Hello, this is our second day here in Baler. And di na ako nag-video kanina kung paano kami bumangon, mga ganun transition. Kasi nag-asikaso na kami ng gamit. Ngayon ay 7:10 AM, yung mga kasama namin, sila Dugs and yung girlfriend niya is nasa dagat. Kami naman ni She ay mag-iikot para masulit namin yung Baler. Tignan natin kung anong meron sa vicinity nitong lugar na pinuntahan namin. Then afterwards, siguro hanap tayong makakainan, no? Yeah. Ayun. So, pagkatapos naming maghanap ng makakainan, balik kami dito, deep in the water, tapos tambay. Yeah, let's go! Mas gumanda ang panahon, chill ang ambience at kalmado ang dagat. Ang sarap umupo lang sa tabi at mag-relax habang naririnig ang hampas ng banayad na alon at makita mga bata na naglalaro sa tabi ng dagat. Walang ganang tao, siguro dahil maaga pa, halos solong-solo namin ang buong dagat. Dahil first time ko lang din sa Baler, wala akong ganong idea kung ganito lang ba talaga katahimik dito. Or dahil off-season din. Tignan natin yung mga aso. Yung mga aso gusto rin lumangoy-lungoy sa dagat eh. Ayun yung aso. Mga gangster na aso. Ayun o. Nagtito sila. Leader nila yung nakitim yata yung leader nila eh, no?
Tumain na yung leader. May argana nila ang nilang teritoryo. Iba yung nagkukay. Leader nga nila. Iba ang nagkukay. Iba ang leader ang tumain. Tama ba? Amin. After namin magtampisaw ng bagya, nagdesisyon na kaming maglakad-lakad at maghanap ng makakainan habang naglilibot na rin. At 9 a.m. wala kaming makitang masyadong bukas pero may nahanap kami at yan ang The Sausage Cook. Nagustuhan namin ang lugar. Simple, tahimik. Food ay something that we are familiar pero with different way of serving it. Most of the time dito kami bumabalik-balik para kumain. At after ng masarap na food from Sausage Cook, nag-ikot kami ulit para makabili ng souvenir. Remember this trip and also to support local businesses sa lugar. Syempre, kapag gumagala, hindi ito pwedeng mawala. T-shirts, keychains, ref magnets at marami pang iba. Knowing na nagtaasan na ang mga bilihin, surprisingly, nabili lang namin sila ng mura. $150 for the shirts and bargain price for the small items. Dito na rin kami bumili ng ipapasalubong sa pag-uwi namin. Meron silang mga chips, suka, and other expected foodies na goods pang pasalubong. Katapos mamili, balik kami sa kalsada para maglibot ulit habang nagkukwentuhan. Yung mismong Baler Museum lang atang hindi namin napuntahan. Naalala ko tuloy nung grade 1 ako. Tapos nandyan si mama sa gilid ng gate. Nandyan sa gate na yan? Hindi, syempre. Sa gate ng school namin. Nandyan si mama sa gate na yan. Talaga ba? Hindi. Yung dito, tapos alam mo yung parang sa patuloy namin pag-iikot, nakita din namin ang shop nyog, a plant-based or vegan food shop. We tried some of their bestsellers and also dagdag pasalubong sa pag-uwi. At by lunchtime, bumalik kami sa Sausage Cook syempre. We tried other food on their menu and ayun, solved pa rin talaga. Pagdating ng hapon, balik naman sa dagat at mas marami ng tao. Mas lively na ang lugar. Nagsimula na rin kumulimlim pero hindi naman umulan. Saktong maaliwalas ang panahon. Di rin papahuli ang gang of doggos in the beach na masaya ding nagtatakbuhan sa tabi ng dagat. At the same time, she decided to try surfing. Nung una ayaw niya. Maybe siguro di niya ganun na-enjoy yung last free diving trip namin. Pero sayang kung di niya itatry ang surfing. Kaya buti at naisip niya itry pa rin. Kaya for the moment, ako naman muna ang cameraman. After the briefing, here she is. At syempre, di natin papalagpasin ang pagkakataon na subukan ng surfing. Isa rin to sa mga bucket list ko. I'm not really a fan of water sports or any water activity. Pero it doesn't mean na di ko nasusubukan. Kaya after the briefing, eto na! Yeah, that's it. Not so proud of it, but very happy with it. Masaya ang bawat bagsak ko sa tubig. Feels like I'm being renewed every time I get up and go back to the line. Naks! Pero biro, isa to sa mga pinaka-chill and masayang beach trip ko this 2022. Sulit ang bawat oras na ginugol namin sa biyahe. Di rin ako nangihinayang sa pamasahe. The water and sand may not be as white and clear like in Boracay or Palawan, pero yung experience, it's something that paid off lahat ng pagod and fed my soul sa panahon na itinigil ko sa bahay dahil sa COVID. Ito din yung nagpaalala sa akin na bad days don't last and will always pass.
Kaya always choose to be in the brighter side of life. After all, we are all responsible sa sarili nating happiness, di ba? Ayan ang buong Baler trip recently and thank you for watching. I'm looking forward sa mga susunod ko pang mapupuntahan, may experience, matututunan at mga taong makikilala. Again, salamat sa panonood and see you on my next vlog. Ingat! Yes or yes?